Hello everyone! Welcome back po sa aking channel. Ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano po ako gumawa ng aking adobong mani, kung tawagin. Gagawin po natin ngayon ay yung adobong spicy na mani. So, ang kailangan lang po natin na ingredients ay mani, and then yung ating garlic, o kung tawagin ay bawang, sa Tagalog, bawang. So, ayan, nakat ko na po yung ating bawang, and then may dinikdik po tayong bawang dito. Ang gagawin po natin dito, nagdikdik po ako para ito po mamaya ay isasama natin sa ating mani, sa pag-fry ng ating mani, para mas lalo siyang lumasa. Kasi ako mahilig ako sa bawang. So, kung sino yung mahilig sa bawang, ayan, depende sa inyo kung gano'ng kadami yung inyo ilalagay na bawang. Kasi alam naman natin na good for the heart yung ating bawang, di ba? So, ayan. So, kailangan din natin syempre ng ating mantika. Ayan. Ito yung ating ilalagay mamaya. So, kailangan lang po natin ng mantika. Ilulubog lang natin mamaya yung ating mani. Kailangan yung nalulubog lang yung ating mani. Yun yung kadami ng ating mantika na gagamitin. So, guys, let's start, guys. I-chop-chop ko lang muna yung ating chili, guys, na ating ihahalo mamaya. So, babalikan ko kayo mamaya. Okay? Nakat-chop ko na yung ating chili na ihahalo. So, ito lang muna. Ganito lang kadami yung ilalagay ko, guys, kasi hindi ako sanay sa sobrang anghang, guys. Kasi konti lang naman yung ating gagawin na mani today. Ganito lang karami yung aking gagawin na mani today, guys. Hindi ko uubusin to, guys, ha? Konti lang yung kukunin ko dito kasi i-stock ko lang yan para pag nanonood ako ng movie, guys, ito yung aking dinudukot-dukot na pang-snack ko pag every time na nag-movie ako, guys. So, let's start, guys. Magpapainit muna tayo ng ating pan. And then, ready na natin na ilagay yung ating mantika para maluto na natin yung ating mani. So, ayan, guys. Magpapainit tayo ng ating pan. Hintayin lang natin na uminit, guys. And then, pag mainit na siya, guys, isunod na natin yung ating oil. So, depende sa inyo, guys, ha, kung gaano kadami yung inyong lulutuin na mani. Nasa sa inyo na yun, guys, kung gaano kadami yung lulutuin nyo. Kung madami, so mag-prepare lang kayo ng additional na bawang para mas malasa pa inyong ang inyong mani. So, mainit na yung ating pan, guys. So, lalagyan na natin ng ating oil. Siguraduhin nyo lang na malulubog nyo yung inyong mani, guys. Ayan. Okay na yan, guys, kasi konti lang naman yung lulutuin po. Ayan, guys. So, hintayin nyo lang na mainit yung inyong oil bago nyo ilagay yung inyong mani. So, kung gusto nyo naman unahin yung bawang, guys, pwede nyo rin unahin. Pwede nyo din na hindi unahin yung inyong bawang na in-slice. So, tapakita ko sa inyo kung paano gawin yung unang yung bawang muna yung ating unahin. Isunod na lang natin yung ating mani. So, siguraduhin nyo lang, guys, na mainit yung mantika nyo bago nyo ilagay yung inyong bawang pa. So, pag mainit na siya, guys, hinahan nyo lang konti yung ang inyong apoy para yung inyong bawang ay hindi masunog. Pwede rin nyo rin ilast yung inyong bawang, yung in-slice sa panghalo sa mani nyo, pwede nyo ding unahin. So, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko inuuna. Depende naman sa pagluluto nyo yun, guys, eh. So, ilalagay na natin yung ating bawang, sige, para makita nyo kung paano ko iinuuna yung ating paano ko inuuna ang pagluto, pagbawang yung niluluto ko. Umpisa.
Kung meron kayong pang ano guys, yung pang sala guys, yung tinatawag nila, pwede nyo din gamitin yun para matanggal nyo mamaya yung bawang pag naluto na siya guys. So ito yung ihahalo natin mamaya sa ating mani. So hihintayin lang natin siya na mag golden brown guys, and then tatanggalin natin siya para yung mani naman yung ating isusunod. So ayan guys, nag-golden brown na yung ating bawang. So isi-set aside na natin siya guys. Isi-set aside muna natin. So ayan guys, na-set aside ko na yung ating bawang. So isunod na naman natin yung ating mani. So ayan, ilubog nyo lang yung mani. Malulubog lang siya sa oil guys, yan. So, nadito lang ito pa konti. Okay na yun guys. Yan lang muna yung ano, gagawin natin ngayon. Ayan, so. Tinatanggal ko minsan. Merong mga ano guys, merong mga mani na may itim-itim. So, make sure lang na yung mani nyo na ilalagay guys, matatanggalan nyo ng itim-itim guys. Kasi, yung mga nabibili natin minsan, may halo siya. So, kailangan suliin nyo kung merong mga nakahalong itim-itim. So, medium heat lang kayo guys, para maganda yung pagkakaluto ng inyong mani. Hindi naman kailangan na sobrang ano dyan guys, sobrang malakas yung inyong apoy. Kung gusto niyo naman ng rush, pwede nyo siyang ano, lakasan, pero make sure lang na hindi titilamsik sa inyo yung mani. So after nyan guys, pag ano, pag kumukulong na yung ano nyo, yung oil nyo, yan, halu-haluin nyo lang guys, hanggang sa mag-iba yung kulay ng ating mani. So, titikman natin yung isa kung okay na siya. Kuluto na. Ayan, tatanggalin na natin. Ayan, halo-halo lang naman yung ano. Gagawin dito guys. Para maganda lang yung pagkakaluto niya. Para lahat fair yung pagkakaluto. Ayan, yan na. So, exercise lang sa mama yun. So, pwede nyo naman din siyang hayaan na ganyan. Tapos maya-maya, babalikan nyo naman para i-check nyo naluto na or hindi. Ayan. So, mamaya guys, babalikan ko kayo. Check natin mamaya. So, guys, halu-haluin nyo lang guys. And then, yung dinitig natin kanina na, ano guys, na garlic guys. Ihahalo ko na siya. Ayan. So, para mas maging maamoy lang at maging malasa pa yung bawang natin sa ating mani. Ayan. So, habang hinihintay natin na maluto yung ating mani, yung bawang natin, ayan, natin. Nagmimix yung ano niya, yung amoy at lasa niya sa ating mani. So, maya-maya guys, babalikan ko kayo. Halu-haluin lang muna natin yung ating mani hanggang sa maluto. Ready na natin siyang i-transfer sa ating bowl. Ayan guys. So, kukuha lang tayo ng isang mani guys. I-check natin kung okay na ba yung mani natin. Kasi makikita natin
brown na siya kesa dati. Ayan guys. Titikman natin to guys. Titikman ko kung okay na siya. Ingat lang kayo guys kasi mainit ha. Okay na siya guys. Pwede na siya. So, hintayin ko lang konti para mas ano pa siya. Itong luto. Ayan. So, ito mga bawang nyo guys. Kung gusto nyo ng presentable naman tingnan yung inyong mani mamaya. Yung mga buo-buo nyo na nilagay na ganitong ano, bawang, pwede nyo na siyang tanggalin. Ayan. Tatanggalin nyo lang guys. So, off na natin yung ating ano. Yung ating apoy. So, tatanggalin lang natin yung buo-buo na bawang para yung inyong mani ay maganda naman yung pagkakahalo dun sa bawang. Kasi meron na tayong kinat na bawang kanina, di ba? Yun yung ating ihahalo lang. Pwede nyo siyang tanggalin o kung wala namang ibang kakain, kayo lang naman, pwede nyo rin hindi tanggalin. Kasi ako, kinakain ko nga rin yung bawang na, ano, buo. Ayan. So, masarap kaya pag madaming bawang. So, ayan guys. So, itatransfer ko lang muna yung ating mani sa ating bowl guys. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya i-mix mamaya ha. So, ayan guys. Na-transfer ko na yung ating, yung ating mani. So, ang isusunod naman natin ngayon guys is yung ating chili. So, may mantika tayo na tinira kanina. Konti. And then, ang gagawin lang natin ngayon guys is ilalagay natin yung ating chili guys. So, lulutuin lang natin siya ng kaunti. And then, itatransfer natin dun sa ating mani. Iyahalo natin sa ating mani. Pwede nyo siyang i-stack para pag nanonood kayo ng movie. Yun, dukot-dukot.
lutuin nyo, yun yung pang, gawin yung pang snack. Kasi yung anak ko mahilig din sa mani, guys. So, tikman na natin yung ating ginawa na mani. I-taste natin kung okay na ba yung salt na nilagay natin, guys. Ayan, ganyan lang kasimple, guys. Kung gusto nyo pa ng mas maanghang, guys, dagdagan nyo lang, guys, yung inyong chili, guys. And then, kung gusto nyo pa ng madaming bawang, guys, kung madami yung gagawin nyo na mani, ayan, dagdagan nyo lang yung bawang nyo. So, titikman na natin yung ating mani, guys. Titikman natin kung... Okay na siya, guys. So, hinintayin ko lang yan na lumamig, guys, bago ko siya itatransfer sa ating na-prepare na tupperware. Ayan. So, kung gusto nyong gayahin, guys, ayan, easy-easy lang, guys. So, thank you for watching, guys! Thank you, everyone, sa lahat ng mga nag-subscribe. Thank you! Thank you din sa lahat ng mga nagko-comment sa akin na nag-suggest din ng kung ano yung susunod na iluluto ko. Maraming